吃卤冬糕海。So, una-una, kukuha tayo ng 1 cup of milk and lalagyan natin ng 1 tablespoon of sugar and ilalagay din natin yung yeast natin. So, yung yeast ko talaga na ginagamit is powder pero wala na, naubusan na kami. So, ito na lang yung nabili namin. Same lang yan as long as initin natin konti yung ating cold milk. Ima-microwave natin siya for 1 minute. So, ito na yun. Pagkatapos mong i-microwave for 1 minute, ayan, ilalagay na natin ngayon ang 2 eggs. So, isa-isay lang natin yan. And then, pagkatapos nyan ay imimix natin. So, kung walang microwave, pwede kayong gumamit ng kaldero, kaserola, or kahit anuman. Ilagay nyo po ang inyong cold milk sa medium heat for 1 minute pa rin. Ilagay nyo rin po yung sugar and yeast and then paghaluin. After that, be careful na hindi masyadong mainit. After 1 minute, kunin nyo na agad and then imimix nyo at ilalagay nyo ngayon ang eggs para yung yeast natin, pag lukewarm, maganda yung activation niya. So, mas maganda ang tubo ng ating dough. So, napapansin nyo, wala tayong nilagay masyado na sukat dahil donut to, mamaya maglalagay tayo ng mga chocolate fillings or yung mga doon natin nalagyan ng sugar after natin magawa ang ating donut. So, ngayon, kailangan natin siyang ilagay sa ating machine. So, ito na. So, mix na. Gradually, ilalagay natin yung ating milk with yeast and sugar. Ayan. Ayan, ilalagay ko na po ang water. Mantika. And ilalagay ko ulit siya dito sa lalagyanan and let it rest for 1 hour. Tatakpan po natin siya. Thank you.
Ayan, muna tap natin siya dito ng 1 hour. Ayan. At pag mag-double na yung size niya, gagawin na natin ang ating donut. Okay. So, ayan na. Nag-double size na ang ating dough. Kukunin na natin at dito na natin siya ilalagay sa ating flat surface. Ayan. And i-knead natin konti-konti lang. Ayan. Hanggang sa magiging parang elastic na yung kanyang pagka-dough. Mga ilang seconds na. As you can see, para na siyang, yan, elastic na siya. So, tamang-tama na to. Hahatiin ko lang yung aking 4.5. And maglalagay ulit ako ng counting flour. And ipa-flatten ko na siya. Lagyan niyo rin konti yung inyong roller. Tapos ito sa isang kape namin. So, ilalagay ko siya sa floor konti. And nalagay ko siyang ganyan. Yan. And then itong isa para mas madali matanggal. Yan. And we have our perfect shape. Ganun din yung gagawin natin sa kabila. So, pag di siya matanggal agad, you just have to have a little knife na kung paano tanggal dyan. And this. Again. And ito, ipa-flatten natin ulit. Gagawa din tayo ng isang donut kung saan wala po siyang butas dyan sa gitna ng dough. So, ganyan lang siya. Gagawa tayo ng mga ilang piraso and then the rest, gagawa tayo ng kasing liit din ng mga bola-bola. Yun ang lalagyan natin ng powdered sugar. Thank you.
tubig. Medium heat pa rin. Ilalagay na natin yung donuts natin. And be careful guys, kailangan yung baliktarin lagi para hindi siya masunog. For toppings, gagawa po tayo ng chocolate toppings ngayon. So, lalagay natin yung butter and then chocolate. Yan. Lalagyan ko rin ng chocolate na nakita ko sa ref namin. Ito na lang yung lalagay natin. And pwede rin kayong gumamit ng cocoa or cocoa powder. Ayan. But, kung gagamit kayo ng cocoa powder, lagyan nyo ng gatas. Yan. Pagkatapos niyan, lagyan niyo ng gatas para mas maganda yung texture ng ating toppings. And then, yan na, ilalagay na natin siya sa ating donuts. As you can see, super, super easy and very nice. And nakakatakam tingnan. So, ayan po ang ating donut. Konting powdered sugar yung iba, but then I decided na hayaan ko na lang muna na parang chocolate lang lahat, and ilalagyan ko na rin yung the rest na naluto natin. So kuha lang kayo ng kutsara, tapos lalagay nyo lang ng ganito para medyo may design. Kung meron lang tayo yung white chocolate, maganda din yan, isasapaw natin, mas maganda tingnan yung ating donut. But then gagamitin na lang natin kung anong meron tayo ngayon. Ayan, lalagyan na natin ng chocolate. You know guys, this is not too sweet kasi yung ating flour, wala tayong nilagay masyado na sugar. Kaya tamang-tama lang talaga yung toppings natin na chocolate toppings. Masarap siya. And then, yummy yummy. Dito, lalagyan natin ng powdered sugar. Ayan, and ipapagulong natin. Another. Lalagyan ko din ng konting sprinkles, yan, chocolate sprinkles, yung ibang donut. Mas maganda, mas maganda rin yung lagyan natin konti-konti ng design. Pag meron naman, pag wala naman, it's okay. It's up to you. And then, meron ding white na pantagay. Pero, mas gusto ko pa rin yung parang pure chocolate na lang ilalagay. Kaya, I decided na ganito na lang yung itsura ng donut. And, I think, magugustuhan din naman siguro nila. I hope so. Let's check and let's call them. Ipapahatol natin sa kanila kung ano ang lasa ng ating homemade donut. Yan! Natatakam na rin ako kasi hindi ko pa talaga ito tinikman. So, dali na. Tawagin na natin lahat ang pamilya. Kapuso.
Ayan, kain po tayo. This is our homemade donut. Hello! So, ito ang ating homemade donuts. Yan. Itikman na natin yan. Papakita ko lang sa inyo. Ito. Kami naman ang taga-kain. Yan. Mama. Meron pa kami isang taga-kain na kagigising lang. Yan. So, yan. Tikim time! Oh, tikim. Tikim. Tikim-tikim na. Wow. Paghawa ko pa lang, mahal, parang ano na siya. Parang ano talaga ba yung sa tindahan? We. Hmm. Good. Green curry. Yum. Yum. Like. Yes. The softness and the bounciness. The big ayo. It's bouncing inside my mouth. Thank you so much, guys. Hope you like our video and don't forget to like, subscribe. That's all. Kasi maubos mo na. Thank you for watching and please share, like, and comment below and subscribe to our channel. Thank you so much. Lutong bahay! Bye! Bye! God bless! Bye-bye! Kawan papa. Hey. Hey, hey. Hey,